Pinakawala na nga ng Lakers ang kanilang shooter na si Matt Ryan. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang naging performance ni Devin Booker na nakapamura pa itong si Kevin Durant ang dahil dyan. Well, ngayong araw, gumawa lang naman ng napakalupit na performance in just 3 quarters si Booker. 132-130 ng final score at ang 51 points ay nanggaling kay Booker in just 30 minutes. Mano siyang 6 rebounds, isang steal, 80% sa field at 85% sa mga 3-pointers. 20 out of 25 sa field itong si Devin Booker na talaga namang sabi ni Kevin Durant, 20-25 is ridiculous, Devin Booker. Patapos nga yan ang kakalaro lang ni Kevin Durant, hindi niya mapigilan na mag-react dito sa naging performance ni D-Book. At hindi nga lamang si Booker ang talaga namang nagpasiklab ng opensa ngayong araw, pati na rin si Jason Tatum. Season high 49 points ang kanyang in-score laban nga sa team ng Miami Heat. Final stats nga neto ni Tatum is 49 points, 11 rebounds, 3 assists at 2 steal. 60% sa field at 66% sa mga 3-pointers, 8 out of 12. Ang kanyang plus minus ay tumataging ting na positive 29. So yan nga ang 2 player na talaga namang pinaingay ang NBA ngayong araw. Grabe nga ang kanilang ginawa pagdating sa offensive side. Next balita naman tayo, good news mga idol, dito nga kay Chris Middleton. Dahil sabi niya nga neto ni Shams Aranya na maaari na nga daw bumalik eto nga si Chris Middleton para nga sa kanyang team na Bucks laban sa Lakers sa darating na Sabado. Ang pinanggalingang injury nga neto ni Middleton ay torn ligament nga daw sa kanyang left wrist. At parang hindi nga masyadong apektado ang Milwaukee Bucks dahil 15-5 ang kanilang record, number 2 sa East. So paano pa kaya kung bumalik itong si Middleton, another weapon? So talaga namang baka makita nga natin na magbakbakan sila ng Celtics para nga sa number 1 spot sa Eastern Conference. Anyways mga idol, last balita natin, Lakers shooter na si Matt Ryan, sinabi neto ni Shams Aranya ay i-wave na nga daw. Yan nga ay move para mabuksan ang roster spot nga daw, ang 15th roster spot para sa Lakers sa darating na December 15, kung saan pwede na ngang matrade yung mga newly signed free agents. Balik tayo kay Matt Ryan mga idol, bakit nga ba na-wave eto ngang shooter na nagsalba sa Lakers laban nga sa New Orleans Pelicans halos isang buwan nang nakakaraan? Well, sa last 4 games nga ng Lakers ay hindi nga nakatikim ng kahit 1 second na playing time itong si Matt Ryan, at simula nga rin nung performance niya sa New Orleans Pelicans ay parang hindi na ganun kagandahan ang kanyang mga ginawa. Tuwing nasa court din siya mga idol ay hindi din ganun ka-efficient ang kanyang paglalaro. Hindi lamang pagdating sa shooting, lalo na sa depensa. Naging defensive liability nga siya dito sa team ng Los Angeles Lakers tuwing siya'y nasa court. Kaya nga unti-unting nawala ang minuto netong Lakers shooter at eventually dumating na ngayong araw kung saan na-wave na siya.